Tututukan na natin to kay Kibloy. At ang pag-uusapan natin ay yung mga resource version. Halaka. Mga resource version kanina na mga nagsalita para magbigay ng kanilang mga statement at syempre ng kanilang tawag dito. Yun na nga. Halaka. Tsaka Direk, bakit ang title mo na Tameme si Kibuloy? Eh di ba sumagot naman si Kibuloy na sa korte sa tamang venue sagutin yung kanyang ano, yung kanyang na mga ibinibintang sa kanya di umano, ganyan ganyan. Bakit? Anong sagot doon? Halak ka. Di ba? Anong sabi niya? Anong sabi niya doon sa dati niyang video? Makikipagdebate ko sa inyo? Sino kayo para makipagdebate ako sa inyo? Ha? Kayo ang sumuko, sumurender. Halak ka. Naalala nyo, yung sa video niya na piniplay ko na kung saan na siya, may, di ba, gusto niya makipagdebate ni, ano, ni Kibuloy, di ba? Pero ngayon, hindi niya mailabas yung angas niya. Hindi niya mapakita ni Kibuloy yung angas. Yung galing niya sa pagpipreach bilang bula ang propeta, pakikipagdebate ko no, hindi niya nailabas. Halak ka. Puro tamang safe ang sagot. Malaya po kayong mag-file ng kaso sa korte, sa tamang venue. Julul! Bakit hindi mo ngayon mabara? Hindi mo ngayon masagot at talagang supalpalin mo yung mga nagsasabi sa'yo. Diba? Kasi kung totoo talaga kasi yung sinasabi ni Kibuloy na walang katotohanan yung mga yun, madali niyang masosoplak yun eh. Diba? Oh, sige, anong patunay mo? Paano mo nasabi na ganito, na ganyan? Wala! Tamimi lang siya! Oh, ito na. Pakinggan na natin at asarin na natin yung mga DD-shit at mga KO Jesse na mga tatanga-tanga. Ito na, oh. Oh pasok, Risa. Tawag dito. Hindi ko na nasasabihin. Meron akong may nagsabi sa akin. Bakit yata parang ang lambot ni Risa Ontiveros dito ngayon? Ba't parang ganyan si Ontiveros malambot? Dapat, ano yun, di ba? Ako, mamaya ako papaliwanag kung bakit. Ito na muna. Ang una po nating witness ngayong umaga ay si Teresita Valdehuesa. Ang diumanong miyembro ng unang batch ng pastoral ni Apollo Kibuloy. Kita ho ninyo nandun pa sa terminology si Risa Ontiveros na di umanong. Pero hindi agad yan masagot, hindi agad yan makontra ni Kibuloy. Puro na lang sa korte, sa korte. Ulitin ko, wala hong problema, walang kaso. Yun, kasi yun naman talaga ang dapat, okay? Kasi ito ay pagbuo at paggawa o pag-amienda man na mga batas in aid of legislation tong hearing na to. Kaya lang, kung ikaw ba naman sa sarili mo na wala kang kasalanan at hindi totoo ang sinasabi sa'yo ng mga resource person na nandyan at nag-under oath, pack you! Pack you as in Pastor Apollo Carion Kibuloy. Wag mo kayong do ano dyan, masyado kayo eh. Oh, tuloy natin. Bago po siya magsimula, I would like everyone to listen to this video, to watch this video. Yung mapapanood yung video, yan yung sinasabi ko na kung saan ang tapang ni Kibuloy dyan. Oh, debate-debate? Tinalo ko na kayo eh. Tatay ninyo si Lucifer. Pag anong-ganong pa siya, di ba? Oh, makikipag-debate kayo sa akin? Anong ididibate nyo sa akin? I am the way. What the fuck? Halak ka. Di ba? Oh, naalala niyo 'yon? Nakaganyan pa siya ng papel, oh. Debate, debate. Ikipag-debate kayo sa akin? Ah, ano ididebate niyo sa akin? Ah? I am the way. Si Ms. Teresita, Ms. Ging. Sabay. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Halak ka. Oh. Didebatihin ko kayo? Pinapatungkulan dito, but it will also give a sense of the threats that victim survivors face from within the kingdom. Open source po itong video na ito. In fact, galing sa public channel ni Pastor dati. So, ipe-play na po natin ngayon para mapanood nating lahat. Then I give credit, ah.
Ito ah, kahit ayaw ko kay Risa Ontivero, sinasabi ko naman sa inyo yan, simula pa lang noon. Binibigyan ko ng credit dito si Risa Ontiveros kasi talagang matapang siya. Yung iba senador, di ba? Asan? Wala. Halak ka. Oh. You know? Oh. She contacted someone named Teresita Valdehuesa who was a former worker here in the kingdom who committed lapses of fornication with many, many ministers and men. That is why she was supposed to be disciplined, but she went out. This Alina Ostapchenko is saying things against me, and we were able to do record every bit of what she said. Listen to her voice. Everything that you have said to Teresita Valdehuesa, who is a former worker here, who also backslid because of some lapses in immorality, we'll give you a sample of her voice that was recorded. Go. Nang kindi here, I remember you ba yo? And I'm so glad that I already out of the kingdom. And it's a miracle that how I exit from there. Because the time kasi, I was so fanatic before. But when, you know, time passed, I have as many things I can also share with you if you like. You ask me if I'm ready to dedicate my life. I said yes, because, I don't know, for me, I was thinking dedicate to God. So I never think about other stuff. And suddenly, he was on me already, and he was trying to pull my pants already off. And then things started to happen, and I understand that, oh my goodness, it's like I have to relax, switch off my mind. I will not question, I will not ask if it's Father's will in my mind. The time I will just said, I will just, not try not to feel anything like that. And because I was shocked by what's happening in the room. You have to prove that in court. Because this is an international ministry, and I have an international reputation. You will... National, ano, I have a... ano to, meron daw siya iniingatang reputasyon, international reputation. Be sued by the kingdom in all places that you've called. We will not let this pass. Teresita Valdehuesa will be part of this. So, better get your lawyers. And better get your lawyer. Ikaw nga yung kailangan ng lawyer talaga ngayon. Halak ka. Defend yourself. We have lawyers all over the world. Wherever there is a kingdom. We have a general counsel in the name of Attorney Michael Green. In America, we have 18 lawyers who are observing all the happenings in the kingdom. We have financial consultants. We have lawyers who will defend the kingdom wherever it is being attacked. Attack? Attack daw. For the record po, yung pastoral na binanggit dito si Ms. Alina, she gave her consent also to the playing of this video in this hearing. So, Ms. Teresita, meron po kayong testimonyang hinanda? Yan. Isay natin ha, kasi ang title ko nga dito, Kasamaan, Kamanyakan, ni Kibuloy. Okay? Pwede nyo na pong basahin. You have the floor. Parang boses niya si Miriam Santiago. Halak ka! Nung pinakinggan ko yan. Good morning po, Madam Chair. Honorable Senator Risa Ontiveros, and to Honorable Senator Francisco Tolentino, and to all the members of this August body. I come here today to share the truth that has been silenced for 3 decades. Bakit kayo sumilence? Ba't kayo nanahimik? Baba, direk, kahit sino naman sa silence dyan, bakit? Siyempre, di ba? Yung pangalan ni Kibuloy at yung kanyang pagiging malaking tao, talaga naman ang hirap banggain nung panahon na yan, lalo na't kampi-kampi at lakita mo naman ang nasa utak ng mga kulto niya. Kahit malina at may maling ginagawa,
walang iba silang nakikita kung hindi tama ang ginagawa ni Pastor dahil sila ay mga baliw at mga uto-uto na ito'y ginagawa nila para sa ama daw. Halak ka. Dinauto, di ba? Because of great fear, and this is also on behalf of the many victims who have suffered in silence just like I have. Oh. I believe my testimony reflects their pain, struggles, and resilience. While I understand that this is aimed to aid in legislation, I am also grateful to be given this opportunity to inform those who still believe that Apollo Kiboloy has been innocent of the crimes he is accused of because he has never been. At the end... Tihita nyo? Diba? Ang layo ng mukha na ni Kiboloy, diba? Kasi... Yan ang nasanay sa buhay na marangya. Nasanay, di ba kita nyo, ang taba-taba niya, sobrang saya ng mukha. Kasi nga, ikaw ba naman, mayroon kang supply lagi ng Palmolive Girls. May supply ka ng Palmolive Girls, tapos nakakain mo lahat na gusto mong kainin, kahit mga steak, kahit mga... talaba na buhay. I mean, yung sariwa na talaba, yung tapos pipisaan mo ng kalamansi, yung ganon, di ba? Kahit sa madaling salita, marangyang buhay kasi. Dahil nga naman, di ba? Eh ngayon, nasa kulungan siya. O eh, kung kinakain ng mga preso doon, munggo. Eh di munggo ka ngayon doon, di ba? O, hindi ka rin makapag ano. Alam mo na, wala supply ng Palmolive. Halap ka. Oh, tuloy natin. Grabe, direct, ano nga, nagkaedad na yung biktima ni Kibs. Talaga. At hindi naman natapos yung ginagawa ni Kibs na yan kung hindi yan nahuli. Diyos ko. Biruin mo, nakakain pa siya ng talaba ng ano, ng Ukrainian. Hi Kaisen at Mamayte Baisa, Lord na Pilyama, si Low, di ba? Egay, Vanessa, Lita, Dina, Chat, Race, nabati ko na yan kanina. Babylin Aguilar, di ba kadama sa Jordan Maria Faith? Age of 17, I became a member of the church led by this man. Ilan, ano po? Ilan? 20, ano? At the age of 17. Ah, 17! Grabe! Ilan taon na kayo, Nay? I became a member of the church led by this man, Apollo Kiboloy, in 1980. I was a freshman student. I was eager and active in the community, even spending a significant portion of my college years living at the parsonage where he resided. Oh. In 1988, I made a difficult decision of my life to dedicate this to his ministry, driven by the belief that true fulfillment and salvation lay in serving God fully. This choice meant leaving behind my family, my career, and the person I once was. Despite the resistance of family and friends, I pursued my conviction. I joined a pioneering group that struggled to meet basic needs, but my desire to serve God fueled my persistence. Over time, I gained his trust and became a respected worker in the ministry. As the ministry grew, so did our blessings. We experienced answered prayers and expanding membership, which deepened our commitment to serving God. Apollo C. Kiboloy, whom I revered, was considered as God anointed, and his words held absolute authority. No. I respected him deeply, viewing him as truly the man of God. From the moment I dedicated my life to the ministry until 1993, I experienced a profound spiritual awakenings. I felt forgiven, my love for God deepened, and I was proud to serve alongside a man I believed to be holy. But one day while in Manila, I received a long-distance call from him. He informed me that he had received a divine revelation intended for me and instructed me to travel to Cebu where he would share this important message. Ah, pinag-travel ah. Pinag-travel si ma'am. O, sige. Oh. He was also scheduled to preach in Cebu that Sunday. Upon arriving in Cebu City, we arranged for him to stay at the Park Place Hotel in Fuente Osmeña.
That evening, he instructed me to remain in the hotel while Nilda Linda, the assigned worker, returned to the worker's house. When we were alone, I asked if I could sleep on the sofa as it was a suite room. Instead, he insisted that I would sleep beside him. Nak naman! Halak ka! Pag hindi kayo duman sa akin, hindi kayo pupunta ng langit dito sa tabi ko. Tulog tayo. Grabe naman. Sino ba yon? Ano yung sinabi ko sa inyo, panoorin nyo sa Netflix? Yung isa ring bulaang propeta sa Korea? Parang yun nga yung sinasabi ko sa inyo, parang pinaggayahan ni Kibuloy. Kasi mas nauna yon. Ganon din ang ginagawa niya. Binamanyak niya rin lahat ng mga babae at pangarap niya rin magkaroon ayon sa Biblia ng maraming mga asawa at mga babae. Marites, anong pangalan nun sa Korea? Kalimutan ko, basta panoorin niyo yun kung napanood niyo. And Evan Seed in Bisaya said in Bisaya, compatible good taging kaya parehas mo ng color ang atong suot. Naka. Translated, we are compatible because our outfits are of the same colors. Ba, kumukupole shirt pa si Kibuloy, ha? Uso na pala yung couple shirt. Alam ka. Mga couple color pa kayo, Kibuloy, ha? Alam mo, hindi ko naman inaano si nanay, ha? Kasi may edad na siya. Pero malamang sa malamang, nung panahon, syempre edad ni Kibuloy ngayon, tsaka edad ni nanay, tapos ibalik mo sila nung kabataan, kumbaga, yung taste ni Kibuloy at yung itsura ni nanay na bata siya, pasok. Pero ngayon kasi, ang mga binabanatan ni Kibuloy di umano na sinasabi at nagsasalita at mga nalaman natin, ay mga imported pa. At talaga namang mga batang bata, di ba? No wonder, Kibuloy. Dito, wala kang patawad, ha? Oh. I was wearing red pajamas with white dots while he was dressed in a red t-shirt and white pajama, white pants coincidentally. Oh. His words made me feel uneasy and quite nervous. Mm. And I saw a different personality in him. But I was quick to dismiss that unusual feeling. And because I had previously witnessed Ingrid Canada or ICC, Teresita Dandan, TTD, and Velina Salinas slept in his room alternately, it led me to believe that it was just normal and harmless. Moreover, we had been conditioned to suppress any negative thoughts about him. We were warned that any suspicion on him would reflect our own personality, using the words found in 1 Timothy chapter 1, verse 15, I quote, "To the pure, all things are pure, but to those who are corrupted, and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and consciences are corrupted," unquote. And in those days, absolute obedience was a must. We needed to have an unquestioned loyalty and reverence toward him. Sleeping beside a man I believed to be chosen by God was for me then a great privilege, an opportunity for a sinner like me. But what followed shattered my sense of faith and trust. Without a word, after turning off the light, he embraced me, undressed me, and violated me with his lustful act, and left me in shock and speechless. What the fuck? What the fuck? May laman. Grabe, nanay, ikaw pala isa sa mga pioneer. Antindi mo, Pacquiao! Iba ka talaga! Ang lupit mo! Halap ka! Grabe, no? Pagkapatay ng ilaw, yumakap tsaka ng hubad na at nilapastangan na si nanay. Grabe naman tong pastor ninyo. Paano hindi kayo maniniwala dito kay nanay? Ha? Yung kanyang testimonya ay yan ay signed yan. At yung kanyang pagpunta dyan at pagsasalita, under oath yan. Tanungin ko kayo, ha? Sinong babae ang gustong mapangalandakan ang kanyang sarili na siya ay alin? Namolestya, na-rape. Di ba wala? Nakakahiya pero kailangan mong ipaglaban. Di ba? Nandun tayo eh. Nakakaawa talaga sila. Kaya nga sila nahihirapang lumantad at lumabas kasi ayaw nilang kumalat yung nangyari sa kanila. Pero si nanay naman, bukod kay nanay, hindi ko sa inaano siya. Kumbaga, ito na yung time niya para sabihin at magpatotoo. Di ba?
Makukulong siya dyan eh. Pagka nagsinungaling siya, anong ginawa ni Kibuloy nung bago ito magsalita, di ba? May lumang video pinakita. So doon pa lang, may pagbabanta si Kibuloy na kakasuhan ka, ganito, ganyan, ganyan. Magsasalita ka pa ba? Di ba hindi? Tsaka ma-influensya na nga si Kibuloy nun eh. Paano ka pa makakapag ano? Tsaka sabi nga ni nanay eh, dahil masyado siyang naniwala at bumilib sa sinasabing son of God, di ba? Ang lahat ng ito ay kalooban daw ng nasa taas. At syempre, binasahan pa nga tayo ng verse, di ba? Pure is pure, chenilin, chenilin, at chenilin. Pag hindi ka naniwala, hindi ka pure. Pagka umagens ka, hindi ka pure. Parang talagang ginagamit ni Kibuloy yung relihiyon at paniwala ay na ang lahat ng ginagawa nila ay kagustuhan at kautusan ng nasa taas. Pakyo ka talaga, Kibuloy. Oo, 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 oo. Pakyo in short yun ha, Pakyo. Pastor Apollo Carrion Kibuloy. Para maisibihin nyo, inaano ko si Pakyo, hindi ha. Oh. He then said, this is the fulfillment of God's revelation. Oh, kita nyo? Diba? Laging ganoon ang bitawan ni Kibuloy. Oh. He explained that God had revealed to him that I was to partake in God's life through him by surrendering my body, soul, and spirit. Mm. Isipin nyo, way back ha, nang siya ay 17 years old. Wait lang. Ito mga kaeksena, ire-recommend ako talaga sa mga hindi pa nakakanood. Sa may mga Netflix dyan o mga meron kayong kakailangan may Netflix, panoorin nyo to. In the Name of God, A Holy Betrayal. Yan ay nasa Netflix. Korean yan ha, Korean. Pero may translation naman. So pwede nyong baguhin ang subtitle. At para maintindihan nyo, ako, I can assure you na 90% na dito malamang pinaggayahan ni Kibuloy yung kanyang KOJC. Oh, parehas na parehas mga kaeksena. He also mentioned that other girls would go through him in a similar manner. His words were strange, but I was too shocked to respond. The following day after that Sunday worship service, Apollo C. Kibuloy left for Manila while I was left to carry on with my duties, including organizing carolers for our annual fundraising. Confusion consumed me. I felt betrayed by my faith, by him, and even perhaps by myself. I began questioning whether what had happened was indeed God's will or simply a gross abuse of power. When I returned to Manila, I was once again instructed to sleep in his room. Fear gripped me, but defying the anointing of God was unthinkable. We had been taught that such disobedience would invite a curse. The next morning, he asked if I understood God's revelation. I remained silent, unable to process what had happened. He then referenced me to Philippians chapter 2, verses 6 to 12, explaining that just as Jesus humbled himself and obeyed God, even to the point of death, so he too must obey God's will by partaking in carnal things. He claimed this was necessary for him to understand the human experience and to fully empathize with others. He even told me that he had also been reluctant to accept God's revelation, but as God had chosen one, he had no choice but to act on it. I was more confused with his explanation, but I could not complain. I wanted to go out from the ministry, but I lacked courage. I did not know where to ask help. I had cut all the bridges behind my life, and I could hardly go back because it would mean starting all over again. My family was poor and I had no connections. Yeah. My option was to stay because I was still bothered with what if it was indeed God's will? Mm-hmm. December of the same year was an escape for me. Caroling is one of our sources of funds, and which had been participated in by every member of the ministry all over the country, became my excuse of staying away from the worker's house in Manila where he stayed.
In January 1994, I was in his room with Ingrid Canada, the International Coordinator of the Church, President Dan, the National Administrator for the Church in the Philippines, and Felina Salinas, his personal assistant. During that, Ms. Teresita, before you continue po, yung nabanggit nyo ng dalawang beses, Ingrid Canada, nandito po ba siya sa harapan ninyo? Yes, patabi po siya ng ni Mr. Kipo. Sila po, yung nagtaas ng kamay. All right, salamat po. Please proceed, Ms. Teresita. During that meeting, he informed the girls that I would be included in the inner circle. Right there and then, I realized that these women had likely endured similar experiences. Without any words, we shared a mutual understanding. None of us dared speak about what had happened to us. In February 1994, I was sent to Hong Kong, still carrying all the confusions and emotional turmoil. Despite this, I continued to pretend that everything was fine. Sino ba kaharapan niya? Si Kibuloy kaharapan niya? Kasi tumitingin siya ng diretso eh. Feeling ko si Kibuloy yata tinututukan niya ng ano eh. Feeling ko lang ah. Diba? Tsaka isipin niyo mga kaikse na halos lahat sila pare-parehas yung mga resource person na mga nabiktima ni Kibuloy ng pang ano, pang alam niyo na. Lahat sila pinalabas na God's will, God's will. Sige na, tanggalin mo na yung damit mo. God's will yun eh. Masahihin kita, God's will yan. Halak ka. Ako na bahala, sige may gaka din sa tabi ko, God's will yan. Halak ka. Batukan pa kita, God's will din yan. What the fuck? What the fuck? Grabe, no? When one of our musicians, JC Pangilinan, was scheduled to return the Philippines, I seized the opportunity to send a personal letter to ACQ. In that letter, I poured out my feelings, openly expressing my emotional distress. I was honest about how deeply shocked I was to learn of his life beyond the pulpit. The man I had revered as a holy figure was in reality an ordinary mortal, one who had exploited my genuine commitment and dedication to God. My faith wavered, and everything I had once believed was shattered. I prepared myself for a harsh response, expecting a violent reaction from him. To my surprise, there was none. Instead, I was sent back here. Upon my return, I was even more surprised to learn that I had been... Bumubulong. Paano ba sasabihin ko dito? Tinititigan ako eh. Hindi ko alam, mamaya madulas ako eh. Sige na, sabihin mo sa akin, attorney, ano ba magandang anuhin ko dito? Yung technique ba na dapat mag-ano na lang ako, ay invoke, mga ganun. Niko, papa coach na yan. Been promoted. I was appointed National Crusade Coordinator, National Logistics Coordinator, and Luzon Area Administrator all at once. And then isipin nyo pa ito mga kaeksena, paano nyo papaniwalaan. Sa dami ng ginawa niyang trabaho at kung saan siya pinaglalagay, di ba? Paniniwalaan mong hindi yan miyembro. Miyembro yan, ang daming alam mo, di ba? Kung saan yung pinaglalagay at sino, kilala nga, ano ba naman, iba kasi sinasabi ng iba mga kultong kay OJC tsaka mga DD shit, hindi yan miyembro. Oh. This was a sudden and significant promotion from every previous role. By God's grace, I excelled in all my assigned tasks. Despite this, fear gripped me every time Apollo Kibuloy would come to Manila. My only relief was when one of the girls would accompany him, giving me an excuse not to sleep with him. I kept myself busy, visiting satellite churches to distract my confusion and agony. One day, ICC confronted me saying, ACQ sensed my distance. I made my work an excuse. February 15, 1998, ACQ used me again. Naku. Halak ka. Ba naman, Kibuloy? Grabe ka talaga. Ang kati mo. Mas makati ka pa sa higan. Halak ka. It was always out of fear that I obeyed. A fear mixed with anxiety that he might knew how I pretended to be extremely grateful. That he allowed me to be a part of his physical life. Because in all honesty and God truly knew, I was not.
All the pent-up emotions suffocated me, that on the following day, while preparing for church, I collapsed. ACQ performed mouth-to-mouth resuscitation, but later I learned, he told others, that it was just a way for me to seduce him, labeling me as Jezebel the temptress. Lupit mo, Pacquiao. Noel Campos, direct pakigreet ng happy birthday ang husband, Noel Campos from Brenda CSMPPS watching from Pittsburgh, California. Maraming salamat po. Happy birthday po, Noel, tama ba? Noel Campos from Brenda Campos yan, sigurado. Mali lang ng type. Happy birthday po. Tuloy natin. I believe Apollo Karyon Kibuloy understood that I never wanted the life he was trying to impose on me. My decision to dedicate my life to God's service was driven by a sincere desire for spiritual purification from the sins I had committed before becoming a full-time worker. I had only one goal, to live a holy life and ultimately to attain heaven. As the Bible says in Colossians chapter 3, verse 5, I quote, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust. But how could I achieve this with the circumstances that I was in? Disobedience and complaints were never an option. Anyone who did so was labeled as carnal, as someone who did not overcome the flesh. Everything was always twisted. One day, I said, sir, I've noticed that you've been distant. I made up excuses, trying to avoid the truth. I had been telling Tracy and Dan that I was extremely exhausted. She presumed that I was just too focused on my responsibilities, especially in the logistics department. I was always pressured to meet my 15 million quota. Halaka. May kota pa. Wow, lupit mo, Pacquiao. Wow! Napanindigan mo na lahat. Nasa yun na. Meron ka ng ano, tawag dito, lahat na. Tapos, inak, 15 million kota? Direk, hindi naman siya lang yung nag-ano, ganyan ganto. Kahit na. So, alimbawa, hindi ko pa exactly alam to ha. 15 million quota bilang ano po kayo doon, ma'am? Kayo yung nangangasiwa sa lahat ng mga nanlilimos, sa mga lahat na nangangaruling. So, kung gano'n ang sistema, syempre, kailangan yung i-push ng i-push yung mga nasa baba. Maruling pa kayo, magbenta pa kayo, quota natin, 15 million, yari tayo kay Pacquiao. Diba? Isipin nyo. Every December on caroling season. Oh, yun na nga. Oh. So ngayon, ang nauubliga, bukod si ma'am, eh yung mga nangangaruling, di ba? Ang kapal na mga mo, Kibuloy, hindi kayo Katolik, pero nangangaruling kayong mga Hindut kayo. What the fuck? What the fuck? Gaguhan din to eh. Kayo, mga didisyet na maaring manood at nanonood ngayon, bobo mo. Ayan o, si ma'am o. Ayan o, si ma'am. Biruin mo, bata pa lang, dinali na ni Kibuloy. Ilang taon na siya ngayon, ang tanda na ni ma'am, oh. Sipin nyo yan. Buhay na patunay, noon pa, hanggang ngayon. Tapos papaniwalaan nyo, son of God. I'm imagining cutting his head. Tapos, what? Kaloka? If ever the sense that there was really something wrong with my belief, I was instructed to prepare my documents for my USC visa, and I believe realization came later when I already left premise group, that it was also to distance me from the workers and members here that I might be able to tell his dark secret. I never wanted to go to America because inside of me were unresolved spiritual issues. Confused mind,
that bothered me always, always. But my visa was approved. I didn't know that I was to lead and plan for the fundraising to be done in America, and we would employ the same strategy of our money-making here in the country. In America, I witnessed the double standard life. What we prohibited in the Philippines, we did them there. We lived in luxury. We toured around. We dined in fine and expensive restaurants. We watched movies. Sky's the limit when they went shopping. I decided to stay in the apartment where the minister and his family lived. Despite the insistence of ICC to stay with them, I refused. I made a lot of excuses. Sapagkat, hindi ko po natin na kaming nasa Amerika ay masyadong nagpakasasa sa paggasta sa pera na masyadong pinaghirapan ng mga kapatiran at ng mga full-time workers. Bilang namuno po sa crusades, evangelism at logistics departments, saksi po ako kung paano nagsakripisyo ang bawat isa para lang makapagbigay sa iba't ibang pangangailangan sa simbahan. Nakita ko na kahit pambili ng bigas ng membro, kailangan ng sakripisyo pa para lang may bigay sa simbahan kahit gugutumin pa ang mga pamilya. Hayop ka, Kibuloy. What the fuck? What the fuck? Lalong lumilinaw ng lumilinaw yung mga akusasyon kay Kibuloy dito. Ako, napansin ko, blap niya lang yung sinasabi niyang malaya kayo, magsampa kayo ng kaso. Para niyang inaano lang, pero gusto niyang palabasin na, tingnan natin, sige manalo kayo, tingnan natin kung nagsasabi kayo ng totoo. Yung ganong salita niya. Kasi mararamdaman mo sa tao kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo, di ba? Oh. Grabe. Nasaksipan ko po na kahit last centavo para pamasahi, kailangan ibigay pa rin. Bahala nang maglakad papuntang simbahan ang mga mahihirap na membro. Hindi kinaya ng aking konsensyang double standard life. Maraming workers ang napalo dahil sa panunood na ng sine, pero kami sa Amerika, halos linggo-linggo nanood ng sine, bawal sa amin ito dati. Naghirap ang maraming workers at members sa pagkaruling at pagsulisit sa bawat tao sa lahat ng dako dito sa ating bansa. May namatay, may naaksidente, may nakulong, may mga na-rape pa na hindi na na-report. Dahil baka hindi paniwalaan at baka makapag-fasting pa dahil may kasalanan na itinago, kaya napahintulutan nangyari. Lahat may kota, di ba? Napakasakit po sa damdamin ko dahil ako po ang namuno sa mga fundraisings. After December season, ang mga members kailangan magtinda ng mga kakanin para may bigay sa mga pledges for Alay kay Kristo, building funds, love offerings, television pledges, tithes and... May television pledges pa, ang kapal ng mukha! Halak pa! Hindi, isipin nyo kasi ha, hindi ho natin sinasabi na walang kinikita ang pagiging pastor. Hindi naman, wala ko kasing alam dyan eh. Pero kung ikaw ay isang ordinaryong pastor lang at kita naman natin sa pinakita kong vlog sa inyo tungkol sa buhay ni pastor noon, sila ay mahirap lang, simple lang sila. Diba? Ngayon kung ikaw ay magiging pastor, sa tingin ko hindi ka magiging ganyan kayaman at kadami ng iyong mga property ng ganun-ganun lang. Diba? Talagang nakakaduda at nakaka-pag-isip ng hindi maganda kasi paano mo nakuha lahat ng mga yan ng ganung kabilis? Yeah, tanongin ko kayo, di ba ang mga pastor, kung halimbawa meron na silang sariling lugar na maliit lang, di ba, chapel kunyari, miyembro lang talaga magbibigay dyan, donasyon. At kung merong mga mag-i-sponsor, yun lang. At syempre, hindi naman pwedeng ibulsa yun na mismong pastor kasi para sa simbahan yun eh, para magpatuloy. Nakukuha nyo? Di ba? Wala naman nagpapasahod kay Kibuloy eh. Di ba? Nabubuhay lang ang mga pastor na talagang ano, decidido na mag-aral ng ano ng kanilang ng aral ng Diyos kung hindi sa mga miyembro lang. Pero wala sanang masama doon
Pero kung talagang naargabyado naman ang miyembro mo para lang sa katarantaduhan mo, 'di ba? Maling-mali na 'yon. Uubusin mo lahat ng pera para lang may ano, may ibigay sa iyo, may kota pa. Hindi ba pwede sa iyo piso, 5 piso, 2 ganun? Halak ka. Ibiruin niyo yung isa pang witness or resource person na nagsabi at nagbigay ng statement. Siya from Hong Kong ba 'yun o Singapore? Na halos isang buwan sahod niya ang kanyang ano, ang kanyang binibigay kay Kibuloy. 'Di ba? Obligado. Bakit ikaw pa pamilya ko? Halak ka. Hindi direk eh, God's will daw. Others, and when they could not provide for their own foods, they were just a sort of fasting. Meron din pa akong kota. Mm. 10 to 15 million pesos to raise in the month of December alone. I organized the carolers nationwide to meet my quota. We recruited and trafficked our young people from Mindanao and Visayas to carol in the provinces of Luzon and in the national capital region cities. Marami pong estudyante na Nobyembre pa lang kailangan nang mag-absent sa paralan at ang iba hindi na nakabalik sa pag-aaral dahil inuna ang simbahan, inuna ang pag-caroling, inuna ang paghanap ng pera. But nobody questioned where our income was spent. Nako, paano na yan? Hindi na sila makakapag-ngaruling ngayon. Yung mga kay OJC. Nako. Kasi bistado na kayo. Pag November pa lang may nangangaruling, alam nyo na kagad. Kikibuloy ka, kikibuloy ka. Direk, huwag ka naman masyadong, huwag naman masyadong judgmental. Baka naman di kay Kibuloy yan. Hindi, November pa lang eh. Nangangaruling na. Undas pa lang, nangangaruling na. Halak ka. Di ba? Sa mga buwan ng Pebrero hanggang Oktubre, ang ibang workers na nasa logistics department, kailangan magsolicit na naman throughout the country using the permits of the different associations. Pag-asa ng Buhay, Children's Joy Foundation, Tulong sa May Kapansanan, Handog ng Pagmamahal, Pagdamay sa Dukha, Shivers for Christ. Grabe. Sang kapal na mukha. Paano mo nasasabi yun, ano? Pagdamay sa may hirap ba yun? O ano? Diba, pagdamay pala sa may kapansanan. Pagdamay sa kapansanan. My God, nako. The supposed income na dapat ibigay sa mga beneficiaries, sa mga nasabing associations, hindi naman talaga truthfully and honestly na ibigay. Only a little portion of the income was shared to the beneficiaries. Ang ibang workers naman, walang hinto sa pagtinda rin ng mga kakanin na may kota of 500 to 1,000 pesos a day. Boyon, hi, salamat Twin Music Cloud ah. Happy birthday kapatid, Twin Japan, Mark and Ice. Salamat sa inyo mga kapatid ah. Ingat kayo palagi dyan sa Japan. Thank you. Tuloy natin, grabe. 500, dinaig mo pa nung panahon. Eh, syempre matagal na yun, di ba? Ang laking bagay nun, 500 to 1,000. Tindi, no? Oh, direct ba kayong mga badyaw na bumababa pang December sa kamay nilaan kay Kibs din yun. Hindi natin alam din. Hindi ko alam 'yun. Wala akong idea. Pwede kasing iba 'yun sa iba 'yun eh. Oh. Monday to Saturday. Ito ang buhay ng mga workers na nasa logistics department. In America, they began to notice my indifference. ICC called my attention, stating there were reports from my assistant in the logistics department in Manila that I had secretly sent money to my family. Then she informed me that ministers wrote letters to ACQ and reported that I tempted and fornicated with them during my visits to their satellite churches. I was so shocked to learn of the sudden accusations. I also wrote a letter and enumerated the real circumstances of my life with all the ministers I came in contact with in relation to our aggressive fundraising, being the National Logistics Coordinator. However, that was not enough. I was then forced to write a long letter of confession. Pinersa pa, oh. Magsulat ka, eh. Pinersa pa siya, oh. Oh. It appeared that I was a sinner who committed all kinds of sins, including those I had committed before joining the ministry. I complied, believing that through this written confession, I would be totally forgiven from my old sins and burdens and be completely sanctified. Ayun, yung ginawa mo na yun, ma'am, nagamit sa'yo, di ba?
pinuwersa ka na gumawa ng statement na mag-aming ka, na may kasalanan ka. Ayun, nagamit sa ni Kibuloy. Ang galing, di ba? Napanood nyo naman kanina, di ba? Yung unang statement ni Kibuloy. May pinapalabas siya na kung ano kay ma'am. Mm. In detail, I wrote everything I thought was considered sin I had committed from childhood until the present. I also implicated ACQ in my sins. It had the same tenor of the letter I wrote in Hong Kong in 1994. And this time, he was furious. Then ICC instructed me to revise my letter. I was told not to implicate ACQ and to state that I was the sole sinner and I was filthy. Upon realizing how angry ACQ was, I revised my letter out of fear and stated that I had sinned because I truly was filthy. In detail, I imagined sins. Ms. Teresita, yung paulit-ulit yung binabanggit na ICC, ICC, sino po yun? Ingrid Chavez, Canada. Sila pa rin po. Alright. Please proceed. In detail, I imagine... Si Risa naman eh. Iyak na eh. Si nanay eh. Babagsak na yung luha eh. Kayo na pa yung sinasabi niyo. Pero alam, sinabi niya na si Ingrid, Ingrid yun. Yung ICC, ICC na yan. Sayang na. Wala tuloy yung pag-iyak ni nanay. Tina mo. Oo, oh, tina mo ha? Oh. Yung paulit-ulit yung binabanggit. Oh. Iyak na oh. Oh. Ms. Teresita, yung paulit-ulit yung binabanggit. Wala tuloy sa moment. Ikaw talaga, Risa, oh, wala ka naman sa tamang pasok. Charot. It na ICC, ICC, sino po yun? Ingrid Chavez, Canada. Sila pa rin po. Alright. Please proceed. In detail, I imagined sins and I made it appear that I had committed them all. That was how stupid I was to obey and exaggerate my story. Just to appease the anger of our leader, Apollo C. Kibuloy, not knowing it would become my death sentence later. My exaggerated story was then distributed to all his leaders and ministers, and they believed I was filthy, I was pervert, and I was wicked. Grabe. Painting me as the sole guilty party, while ACQ remained innocent. Little did I know this confession would lead to my condemnation within the ministry. Oh, yun na nga, nagamit sa inay, ikaw pa tayo nabaligtad, di ba? Oh, pinalabas ka pang ikaw pa yung bastos, ikaw pa yung masama, ikaw yung may kasalanan, ikaw pa yung mang mandrigma. Ay, na, utos kasi. Oh. And Mr. Resita, pag sinasabi nyo ACQ, sino po yun? Apollo Carion Kibuloy po. October 15, 1998. 1998. Ah, buhay na ako niyan. Hala ka. Oh, October pa yan, ah. I was sent back here to receive a punishment through prayer and fasting in the guise of spiritual discipline. And the fasting they planned for me was beyond my imagination. Pawa, Panginoon. Alam niyo, mga kaeksena, hindi na ako magtataka. Hindi ako magtataka kung bakit pare-parehas na ang mga sinasabi ni Lucky Buloy ng kanyang kampo na yung mga nagsasalita against sa kanya, lagi niya sinasabi na mga makakasalanan, may ginawa, inalis namin yan kasi nagnakaw, may ganto, may ganyan. Halap ka. Diba? Oh, di na ako magtataka, yun ang linyahan at style nila. Palabasin na may kasalanan at may ginawang hindi maganda itong mga ginawa niya ng hindi maganda. Kasi nga ayon sa mga pagdinig, di ba, na kapag ang isang pastoral ay magsasalita na o ang isang full-time worker ay para bang ikakanta na si Kibuloy, magsusumbong, doon na papasok yung angels of death niya. Kaya nga hindi rin pa sigurado kung meron na ba at sana ba na iburol o sana ba na ilibing yung mga nawawala na may mga nawawala na mga babae. Halak ka. Di umano. It took me 7 months to suffer hunger and isolation in the mountain of Tamayong in Calinan, Davao City. They placed me in a small... Wait lang. Sabi nito, direct, ganon sa dami ng palmolive,
nagpalmolive, walang nabubuntis. Malay mo naman. Eh kasi nga, di ba, papasok yung babae o yung mga sabihin na nating papasok na bago. Igugroom niyan. Igugroom ng mga alaga ni Kibuloy, mga taon ni Kibuloy. Malay mo doon sa pag-groom na yun, pagpasok sa pastoral, binibigyan na sila ng sa pagkain, hinahaluan kunyari ng ano yung tubig, ng alam niyo yun, pills pala. Di ba? Posible yun eh, kasi may nag-aano eh, may nag-aasikaso sa kanila eh. Diba, nandiyan siya na yun? Sino ba yun yung binanggit na yun? Yung maiksi buhok na nakasalaming kanina dyan? Nakalimutan ko yung pangalan, mamaya babanggitin eh, diba? Malay mo naman, nilalagyan sa pagkain ng mga pastoral, ito pagkain nyo, plus may mga nakahalo na pala doon tinunaw na pills, kaya hindi na bubuntis. Diba? Oh. Ba, hindi natin alam, malay mo, nagwi-withdraw si pastor. Dark elevated room beside the kitchen, separated only by a makan walls. My bed was rough, made of uneven slabs, with exposed nails pressing into my back as I slept. I woke up this morning in pain, with no beddings, and the cold October nights left me shivering. I requested a blanket and a mat, but I was denied. Every day from 8 to 5 p.m., I followed a strict routine, regardless of the weather, enduring hunger and isolation. Ah, operado na ba si Kibuloy? Oh, kapon na pala si Kibuloy. Kaya ba na makakabuntis yan? Kaya naman pala eh. No one allowed near me. As I was labeled filthy and deserving of this punishment, members were forbidden to speak to me. I was physically very weak and so depressed. I prayed that God would just take my life. Ilang beses po ako nanalangin na sana kunin na lang ng Panginoon. I started to question God and wondered if this was truly a divine process or simply human punishment. I asked myself, is this ACQ's way of retaliating because I rejected the life He imposed on me? It felt like vengeance and disguised as spiritual discipline. My only solace came from reading the Word of God from Genesis to Revelation over and over again. Every day was a struggle of faith. I struggled to believe that the process was still the perfect will of God for me. Bumulong na naman. Grabe naman to. Sarap talagang hambalusin nito ni Kibuloy. Oh. I struggle to believe that I really was a sinner and that I was recuperating from my spiritual disease for the lack of faith. That was to justify my present pains and at least lighten my burden of loneliness. On January 8, 1999, I gave ACQ a resignation letter and I requested for a fare so that I can travel back to my home in my province. He did not approve my resignation letter. Siyempre. I pleaded to Ingrid, and like a child, I cried for help. But she remained untouched, telling me that it was a divine process. After that conversation, Missy redoubled. Alam niyo kung sino pa yung ibang mga demonyo dyan? Yun talagang ano, mga kanang kamay ni Kibuloy. Yun talagang mga kumunsinte, di ba? Yan, tulad niya ni Ingrid at nung mga iba pang mga utusan ni Kibuloy talaga sa mga katarantaduhan niyang ginagawa, naatim nila yun, no? Mas, si Kibuloy demonyo, mas demonyo pa sing mga yun. Pero walang mas di-demonyo kay Sara. Halak ka! Diba? Labobo eh. What the fuck? What the fuck? Taloy natin. I had no money and I was still physically weak. So there was no way for me to go out from the compound of the prayer mountain. Waiting for the restoration is the only alternative at the moment. If not for the comforting words of God, surely I would be totally gone out of my mind. They continually accused me of sins they alone knew and imagined that would always lead me into fasting. It eventually hardened my heart because I started to realize that the purpose of doing it was to totally break me down and to even slowly kill me.
I no longer saw the reason to stay. I submitted my resignation as a full-time volunteer worker for the second time. But Apollo Karyon Kibuloy refused it again. A week later, on September 1399, I decided to leave without asking for permission, determined to free myself from his control. It was only when I left of the group, out of the group, that I finally clearly understood that the man I had believed to be God's chosen and holy was an impostor, nako, oppressor, nako, and deceiver. Nako. He manipulated me, nako, using his authority and power as God's anointed. I thank God that he took me out from his bandage, from that ambiguous feeling of fear mingled with so much love and loyalty to my Redeemer, Jesus Christ. But he was not finished with me. Bo? And did not stop terrorizing me. Nako. Alex Camilla, his personal bodyguard, a full-time worker, once known to be a champion in gun shooting before he joined the group of ACQ, together with his team, kept coming to my place to harass me, serving a fake warrant of arrest to a minister who stayed in my house. This minister settled in my place after he was gunned down in Davao City but survived. The team of Alex Camilla was apprehended, and when investigated, they had several firearms in the car, several plate numbers, and there was also a red plate. The registered owner of the car was Apollo C. Kibuloy. Because of their failure to serve the warrant of arrest, they blamed me for hiding the minister and filed cases against me of obstructing justice and grave misconduct and an act on becoming a public official. After that incident, I heard that Alex Camilla was the suspect of the murder of an ex-worker who was shut down inside his home, and this ex-worker did not survive. I was scared to death when I heard this news. My option was to remain silent because killing could have actually happened when Camilla and his group came to my place. There was also an ex-worker, Elsa Bolivar, who was a senior citizen, a woman shot dead while she was in her garden in Tagum City. I was so hysterical when pictures of her bullet-ridden body were sent to me because she had just visited me in my place before it happened. Fear consumed me, and I remained silent. 3 years ago, nakausap po kami ni Alex Camilla. No. Humingi po siya ng kapatawaran at nagsabi na siya ay nautusan lang po na kailangan din akong iligpit. Pinaniwala po siya na ako ay may malaking kasalanan at ako ay napakasamang babae. Nang tinanong ko kung ano ang aking kasalanan, sinabihan daw siya na tinukso ko raw si Apollo Karyon Kibuloy. Nakiapid daw ako sa mga ministro. Karinig naman po ninyo yung sa video. Nakipagtalik daw ako mismo doon sa worker's house at nagnakaw na ako ng 3 million pesos. He even said in Bisaya, di ba nagtugot man ang Ginoo pagpatay sa dautan? Doesn't God permit the killing of the wicked? Doon ko lang naintindihan na kailangang i-declare ni Apollo Kibuloy sa lahat ng mga workers at members na ako'y makasalanan at napakasamang babae para magiging makatwiran ang lahat ng parusa na binigay sa akin at magiging makatwiran din kung bakit ako kailangang patayin. Yun! Anong yun, Derek? Paano yun? Ang tagal mo ah, hindi ka nagsalita. Wait, kasi mga kaiksi, na talagang interesting yung kinikwento niya. Kung bakit na ito inuna kong ipanood na sa inyo at intindihin natin, kasi based sa edad ni nanay, 'di ba? Kasi yung mga bagets o ano eh, talagang medyo meron tayong konting sabihin na nating 90% to 10% na
possible na baka pwedeng nag-imbento, pwedeng ganun. Pero kasi dito kasi kay nanay, sa buong kwento niya na yan, ma-analyze mo na sa dami ng posisyon niya na nakuha at sa naranasan niya na katulad na nangyayari sa mga bagets na dinali ni Kibuloy, siya yung pioneer at original. No? Hindi ko sinasabing siya yung una. Pero kumbaga, sa tagal na nung kay nanay, hindi imposible talaga na totoo lahat. Tas eto pa mga kaiksena. Kaya pala, na kapag siya ay nagsasalita si Kibuloy tulad kay tawag dito, kay brother Eli ba yun? Eli Soriano, di ba? Binabantaan niya na hanggang ganto ka na lang, mamamatay ka na lang. Kaya possible siguro, kaya pag yan nananakot sa mga workers niya na gustong umalis o para nagdududa sa kanya, pwede niya rin sabihin yun na pag hindi kayo sumunod sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. So, ibig sabihin, meron talaga siyang tagatira. Kumbaga, para mag-justify na hindi nga siya yung gumawa, hindi siya yung gumawa, iba yung gumawa. O yan, nakita nyo na. Diba? Masama kasi siyang tao. Yan. Nakuha siya. Namatay. Dahil, kumbaga, pwede siyang magsabi na, ilang isang taong ka na lang, ilang buwan ka na lang, may mangyayari sa'yo dahil masama kang tao. Diba? Kung pwede niyang iabang na siya nga ay son of God, magawa niya pang ano yun, magawa niya pang parang patunay na siya ay may kapangyarihan na pag sinabi niyang, mapaparusahan ka! Ikaw ay mawawala. Alam mo yun, nakukuha niyo ba yung sinasabi ko? Hindi ko kasi masabi ng direkta, baka mayari ako ni YouTube eh, pag yung salitang yun ang ginamit ko. Diba? Kasi palabas niya nga, siya ay nagpapatigil ng bagyo, at nagpapasara ng channel, at ano pa ba, lindol. So, pwede niya rin sabihin sa mga nararamdaman niyang diskumpiyado na yung mga workers niya, na pag ikaw ay umalis, ikaw ay mapapariwara, o posibleng ikaw ay malagay sa alanganin, o pwede niya rin gamitin sa mga nasa loob pa ng kanyang kingdom na ang sino mang gagaya dito kay Nosferatu ay mamamatay din. Diba? Diba? Kaya possible talaga. Possible na gagamitin niyang pananakot tapos malalaman ng mga KOJ-sing member na kita nyo na, nabalitaan nyo. May umano kay ganito, kay Nosferatu. Hindi ako nagkamali, di ba? Makasalanan siya eh. Ha? Tatay ninyo si Lucifer. Patay. Ayun. Tuloy natin. Apollo Kibuloy called me Jezebel, the temptress. Oh. Using his pulpit to broadcast how filthy and evil I was. This became a pattern. Kung may mga workers na may alam sa kanyang buhay, sa sikretong buhay, at aalis sa kanyang kingdom, sila ay akusahan, nanap. Nosferatu, joke lang yun. Hindi naman totoo. Joke lang, Nosferatu. Kung maraming kasalanan, he would always exaggerate their weaknesses at ipaniwala sa mga workers at members na sila ay umalis dahil may mga marumi at mga napakasamang mga tao. His followers only heard his side of the story, which was always filled with lies and twisted truths. They had their side, our side. Excuse me. Was never heard and was never allowed to be heard. They only believed whatever he fed them and even defended him and attacked those who defied their leader without investigating the truthfulness of the circumstances. Nakita naman po siguro natin kung paano siniraan ng mga workers at defenders ni Apollo Kibuloy ang mga testigo dito. Mga napakasamang descriptions para lang ipahiya ang mga nagsalita ng kanilang mga karanasan sa loob ng kanilang kingdom. Mga salitang hindi nababagay sa mga tinatawag na mga citizen ng Kingdom of Jesus Christ. Their intention is only to demoralize and warn others of the consequences of defiance. Oh.
Last August 2021, during one of his television programs, he once again maligned me, broadcasting nationally and internationally, that I was a fornicator and an immoral woman. Sampahan niyo pa ng kasong libel, nanay. Oh, para lalong tumindi, doon pa lang, kulong na rin yan sa kaso mong isasampang libel. Which we have just watched. Madam Chair, I would like to remind Mr. Kibuloy to remember the biblical stories. Kita nyo, hindi ah. Bumibili ba ko dito kay nanay eh. Kaharap niya pala talaga si Kibuloy eh. Ma'am Chair, ano ba? Sabi niya, di ba, sinabi niya kay Rizzo Ontiveros. Tapos, Pastor Kibuloy, talagang tinititigan niya eh. Yan, makikita mo yung tao. Talagang, yung sinasabi niya ay totoo talaga eh. Oh. About the lives of King Nebuchadnezzar? Oo. Oh. King Sennacherib and King Herod? Dako, yung itsura ni Kibuloy, sarap paluin eh. No? All of them fell into the hands of the Lord. Nebuchadnezzar, you know that, was separated from his people and lived like a beast and ate grass for 7 years. King Sennacherib died a tragic death, murdered by his own sons. King Herod was struck by the angel of God, died, and his body was eaten by worms. Their sin was that they replaced God with themselves, considering themselves as gods and blaspheming the one true God. This is all, Madam Chair. Thank you. Salamat. Dekala, pagsalita ng si Risa. Matpod, Ms. Teresita, sa testimonya mo, kahit kailangan mong iyakan para basahin sa amin. Wait lang. So, eto mga kaiksen, hindi natin, i-jump naman natin sa isa. Para overtime to, sige. Kasi hindi naman ako makakatulog kasi nagbabantay ako sa bahay namin. Baka li pa rin. Halaka. Kaya okay lang. Sige, tuloy natin. So, natapos na tayo kay nanay. Biruin nyo yan, ha? Ha? Napakabata pa, 17 years old nang ipinasok o pumasok sa kingdom ni Kibuloy hanggang sa, alam nyo na, balikan pa ba natin, ang haba-haba. So, po-forward tayo mga kaiksena, no? Saka na lang natin balikan yung mga tanungan. Punta na tayo dito sa, ayan, dito, kay, ano to? Imported na talaba. O, ito. Mm. Thank you. Can you hear us? Yes. Okay. Thank you, Miss Yulia. Before some of my follow-up questions about your the previous video and also with your presence with us today, could I just quickly ask, in the video you mentioned a Jack Roy. Can you confirm if she is here today in the hearing, if she is to the right or to the left of Pastor? Iyan niyo, iyan niyo camera. You cannot see. Yeah, but she's present there. I saw her. She's present. Is she to the right or to the left of Pastor? Yung camera kasi, lipat nyo. I don't remember. I have to check. Ilipat nyo po yung camera. Ano you cannot see the video. Yeah. Can you confirm where if Jack Roy is right here? Between Attain Grid and Apple. So is she the one we, Sige po, Tita Edita, good night po. Ingat kayo and love you po. Ingat kayo sa pagpasok tomorrow. On camera right now with glasses? Yes, she's the one. So that's the Jack Roy you mentioned in your previous video? Yes. All right. Thank you, Miss Yulia. How many Ukrainian pastorals did Kibuloy have when you were there? It's about 10, I think. 10. Uh-huh. All right, including yourself. So 10, you and nine, about nine yeah, others. About 10. If I will count, yeah, it's about 10.
about 10. Sampo. All right. Pero imo'y 10 Ukrainian kibulo, intindi mo? Di ka man lang nagsishare. Halak ka. Charot, ibig sabihin, di ba, ano, sama ugali? And, what do you think would happen if you or if you refuse to have sex with Apollo Kiboloy? What do you think would happen? Actually, we try to avoid this kind of service, but because when you believe that he is the son of God, and you will do whatever he wants us to do, and if you afraid, like if you will try to excuse me, I didn't practice my English for a very long time. It's all right. If you will try to deny, they will punish you. Mm. And there is a lot of... Sir Robert Ramos, magandang umaga po. Good morning, Anggulang. Grabe to, oh, Sir Robert Ramos. Grabe, Ukrainian talaga. Oh. Really, psychological instrument that they will use on you. That... even one day will not be enough to mention everything. They will punish and call us, scold us for a meeting and put us in shame, that saying that we are ungrateful because pastor give us everything and you just don't want to give, sacrifice your body like Jesus Christ sacrificed. And of course, they always will use the Bible as an instrument to convince us to do it. And they always, in the same time, they want us to feel, to twist our mind, to feel that this kind of service, it's a very big privilege. So we will be willing to do it with our will. So he will say that, there, because nobody can deny that there is a pastoral ministry, even hindi halak ka. Hindi, ano, walang bayad si Robert Ramos, Biblia lang ang gamit ni Kibuloy. What the fuck? Maraming salamat po si Robert Ramos, ha. Ulitin ko mga kaiksena, na tingnan niyo yung sinabi dito, ha. Pakinggan niyo yung sinabi ng babae. There, because nobody can deny that there is a pastoral ministry, even Mr. Kibulo himself. Alam mo ate, hindi totoo yan sinasabi mo. Ayon sa isang vlogger, ha, ng mga Didi Shet at vlogger ni Kibuloy, wala daw pastoral, sabi ng bobong si Travelers. Halak ka. Naalala niyo yung mga kaiksena, di ba? Eh kung hamunin ko kaya talaga siya ng sunugan ng channel, 'di ba? Eh di wala ka na. Sira na credibility mo sa akin noon pa. 'Di ba? Pinagmamalaki nung hindut na vlogger na 'yon, wala pong pastoral sa KOJC, bobo. Ayun na nga, oh, kahit si Kibuloy sinasabi 'yun, sasabihin mo walang pastoral. Kaya ka fake news ka talaga, travelers ka talaga, hindut ka rin eh. Halak ka. Oh. And everybody knows that only girls and young and beautiful women are included there. And everybody knows, nobody can deny, even the full-time workers, that we all live separate from any others, under the same roof. Our rooms are next to him, so he have free access to every room, to like... to each room, and nobody knows his life behind the door. That's why there's no full-time workers that know what is happening there. So when you try to, like for example, there was several times that I tried to deny this ministry of sleeping with him.
Because we have a schedule, like, and he will be the one to put the schedule. Who will be the one tonight? And Jack Roy, in my time, it was her ministry to invite girls to pastor's room. Grabe, no? Parang ano? Parang ano lang si Kibuloy? May menu? Ito ulam ko mamaya, ah. Bukas, ito naman ang ulam ko, Ukrainian. Tapos itong isa namang ulam ko, Pilipina, taga Pasig. Tapos ito namang ulam ko, sa Miyerkules, Martes, Webes, itong taga, ano, taga kung saan man yan. Grabe, no? Lupit mo, Kibs. Isa kang alamat, talaga. Tinalo mo na ang dapat mong talunin. Oh. And actually, to invite... Pero alam nyo ba, mga kaeksena, tingin ko kung ito si Kibuloy ay hindi to nagpastor, malamang ang buhay nito ni Kibuloy, ordinaryo lang. Paano ordinaryo, direct? Feeling ko masahista si Kibuloy. What the fuck? What the fuck? Kung hindi nagpastor yan, tas dyan sa Davao, baka may sariling ano yan, pwesto, ng ano, massage parlor. Ano yung direct bakla? Hindi bakla. Ibig sabihin, manghihilot, ganun. Halak ka. Oo. Pwede rin, albularyo, ganyan. Right, the girl. Oo, ano to? Gina Pasistol. Direct shoutout po sa mga nurse sa Misan Hospital, Taif. Tama ba? KSA ng mga Pilipina. Oy, mga kababayan natin dyan sa KSA, ingat kayo palagi dyan, ha. Mais kayo, huwag kayong tatanga-tanga dyan, sampaling ko kayo, eh. Halak ka. Charot lang, oh. Girls to this ministry, to pull them in his room. And Miss Julia, you told us something very important. You said that nobody can deny that there was such a thing as a pastoral ministry. You told us that twice. And you said that if you refused to give those kinds of service, that sexual service, as you tried to do several times, that you would be punished, including through psychological instruments. Yes, you said that they could try to twist your mind. What kind of psychological punishments and what other kinds of punishments did they impose on you if you tried to deny this kind of sexual service? Like, as I said, there was a schedule. And there was one time I tried to deny because one day he said that I will change my rule. So I will not be the one to call you. Who will be the one tonight to present yourself to me, but I want you to be voluntarily to come to the Jack and to put yourself in the list. Huh? And me and ayos ah. Tara, magaling si Kibuloy, kailangan pa talaga yung mga pastoral niya maglagay ng pangalan nila, oh. O, apanoko, bukod sa may namimili pa, meron ding palang time na ako na maglilista ako dito, ha. Martes ako. Kasi baka meron na ako ng Webes, kaya sa Monday na ako, ikaw. Halap ka. Ako? Siguro, ano, Wednesday na lang ako. Ikaw, be. Halap ka. Kasi parang ano eh. Bakit? Ba't nagdadalawang isip ka? Parang gusto ko na lumabas. Ano ka ba? Huwag kang ito ay para sa Diyos, para sa kay Kibuloy ito. Sundin natin. Halak ka. Tapos papasok si Jackie and Roy. Ano ang pinag-uusapan nyo? Hindi nyo dapat pinag-uusapan ng mga ganyang bagay. Dahil ang ganitong gawain ay sagrado. Halak ka. Ikaw, maglista ka na kung maglilista ka. Dahil kung hindi, magpapasting ka. Ikaw, meron ka ba? Patingin ang panty. What the fuck? Ah, meron ka. Next week ka na. Grabe yung sistema dito sa mga KOJC, no? Ang lupit mo, fuck you. Some other Ukrainian girls whom I know, we like said, like, we never go and put our names in the schedule.
And then, because he said, Mr. Kibulu said that I want to see those who are really doing that willingly and who is not. And me and some other girls have a separate room. And after he waited 1 week, 2 weeks, or about 1 month, I remember, I don't remember exactly, but there is such a time that nobody from us asked to write to your name. This ministry. And then he started to come by himself. Like, yeah, pumapasok na. Dahil wala nagbo-volunteer, pumapasok na. For example, he had the key of each room, and just in the middle of the night, he come to my room and have sex with me. Then, and you cannot run away. You cannot say, I don't want, because if you say, I don't want, he said, you didn't overcome your flesh. And if you will not obey, you will go to hell, like things like that. And other night, like we have all dinner together, and I feel that by the way he look at me, I understand that this night he might come. So nako, ganun pala yon. Pagka pala si Kibuloy na tawag dito, makikita mo na pag gusto kanyang gamitin. Titigan pa lang eh, 'di ba? Sabi ni Ate, oh, alam ko na pagka gusto niya akong ano yun eh, sa makikita mo pa lang sa mata niya. Eh. Paano ang mata direct? Ganon, palista system direct. O nga eh, makapagpalista nga. Grabe oh. Kaya natatakot na si Ate tuloy eh. Kasi pag nakita niyang ganon ang tingin ni Kibuloy, ay alam na, pupunta na naman to sa kwarto ko. Grabe no, bastos masyado to si Kibuloy eh. Masyadong ano, masyadong gahaman sa laman, kadiri. I didn't sleep in my room. I go in other room, and in the middle of the night, he was looking for me, and he find me in girls in the room. The girls live all together. So because I in my mind I thought that he will not come if we are many, but he come and he said, "You have 5 minutes to come back in your room." No. And if you will not come, you will have a problem in the morning. So different, actually different kind of instrument they used. I know there is like, for example, other girls who said that, and also me, I use this as an instrument. Like, for example, it's the time to surf. And I will say, I cannot do it because I have menstruation. Yeah, may regla daw, may regla. Ginagawa daw niyang dahilan at karamihan ng mga babae, yun ang ginagawang dahilan para hindi daw sila gamitin ni Kibuloy. May regla ko, sabi. Oh. And because we are mature, they didn't do that these cruel things that they have done to the girls that they're younger. So Atjak came to the girls and said, I want to check your panty. What the fuck? What the fuck? Sabi ko sa inyo, di ba? Ang lupit, no? Dadating yung Jack Roy. Ano? Hindi ka pwede ngayon? Magagalit si Kibuloy. Parang mamasangan datingan eh, no? Sino mga hindi pwede at sino mga meron dyan? Sige nga, titignan ko nga. Baba ang mga panty, patingin. Baka nagsisinungaling kayo ha. Magagalit si amo pagka hindi ako nakapagdala sa inyo doon. Ikaw, ibaba ang panty. O bakit may igit yan? What the fuck? What the fuck? Ano ba yan, kadiri? Taas mo nga yan. Ano ba yan? Masugas ka nga doon. Ikaw, eh baba, patingin. Oh, ano yan? Ano ba? Naglalagas ka ba? Ew, yak, magpa-parlor ka nga. Ano yan? What the fuck? Ha, bigyan. What the fuck? Ma'am, wala naman po ako eh. Oo nga, wala ka nga eh. Kaya lang ano ka, naglulugon? Doon ka nga, lugon ka eh. What the fuck? What the fuck? Oh, ikaw, baba, patingin.
Na yan. Bayan, di pa nga bumababa. Parang iba masangsang. Di ka ba nagpupunas? Ang panghimute. Doon ka nga, ang baho. Grabe ka naman, Drink. Masyado ka namang mapag-imbento. Ikaw, patingin na sa'yo. Ano ba yan? Ilan na yan? 1, 2, 3, 4. Ikaw, patingin nga. Mapintahan. Ibaba mo, patingin, ipatingin, tingin. Ha? Aba, wala ka. De, ano yan? Ba't may mga garapata dyan? Ano, hindi ka ba nag-ano? Tinambayan na ng garapata yung singit mo. Magagalit si pastor niyan. Huwag ka na. Mag-ano ka doon? Maglanggas ka ng ano, ng tawag dito, panggalis aso. Ikaw. Oh, ikaw. Yan, ganyan. Alam ka. Sabi mo wala, ano, meron ka. Yung pala wala naman. Sige po, papayag na po ako. Parusahan nyo na lang po ako. At least hindi nila ako magagalaw. Hindi nila ako magagamit ni pastor. Sabihin ko na lang, naikulong na lang nila ako. Sige na po, Ma'am Jack Roy, i-ano nyo lang ako, fasting na lang ako, ikulong nyo na lang ako. Alak ka. O, sige, ikukulong ka at ipapasting pero pagamit ka muna. What the fuck? Wala din, hindi rin umepekto. Kita nyo naman, di ba? Anong klaseng, ano yan? Anong klaseng religious group yan? May ganyan? Hayop kayo. Ang lupit nyo. Dinaig nyo pa si Senior Aguila. Halak ka. Walandya kayo. Ano ba? Ba't tawa kayo ng tawa? Ano nakakataba sa sinabi ko? Diba? O, yung akin lang naman ay pagsasadula ng aking imahinasyon at aking sapantaha. Hindi ko sinabing totoo yun. Pero, bahala na kayong mag-appreciate. Diba? Tuloy natin. If there is napkin or not. And the girls just remove their pants to prove that they're not lying. So of course you know that we are not real. Kung ako yun, maglalagay ako, di ba? Kung ako yun, pastoral ako, punta di wala ako, di ba? Wala, tas eh, gusto, tinititigan na ako ni Pacquiao kunyari, oh. Ganon. Ang gagawin ko nun, pupunta ako ng kitchen, kukuha na ako ng ketchup. Tatago ko na yun sa kwarto ko. Kaya kung hindi pwedeng kumuha sa kitchen ng ketchup, bibili na ako sa labas. Pagpasok ko may bag, syempre. Nasa kwarto ko na yun. Para every time na lang na, ah, oh, ikaw data, kinikibuloy. Lalagyan ko na yung aking ano, yung noodles pang pepe. Ah, ganyan ko. Lagyan ko ketchup. What the fuck? Para ano, para kalat. Para pagka binaba, pag nakita, isipin nila dugo. Pero ano lang, ketchup lang yun. Pag, ati nga sa'yo, direct Freddy, baba. Ew, kadiri naman yan. Sige na. Matulog ka. Alam ko masakit sa puso niyan. Sige na, go. What the fuck? Oh, diba? Oh, ganun dapat. Tapos another week na naman. Ano? Meron ka na naman? Ayos ka rin, ha? Halak ka. Oy, biro-biro lang yun. Okay naman, pinapatawa ko lang kayo. Masyado naman kayong ano. That to do it. And we are forcing that to do it. And we don't want to do it. But yes. He likes the most girls he like. It's those who try to deny, because he said, I want you to overcome your flesh. I want you to be on the next spiritual level when flesh are nothing to you. Like, for example, grabe, no? Bastos ni Kibuloy, no? Kailangan ihandog ang inyong katawan, ang inyong laman. Grabe, DJ Byron, no? Ang bastos ni Kibuloy. O, sa mga hindi pa nakasubscribe, ha? Pakisubscribe niya si DJ Byron at pakisuportahan. O. And after all, you said that
Pastor had free access to the rooms. He even had keys to the rooms. So about the schedule that you mentioned, Miss Yulia, do you mean Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday? It was a young girl or a young and beautiful woman. No rest day. Every day there was somebody scheduled. Yeah, there is for every night. There's he never stay alone. Grabe, lupit. 24/7, fuck you. O 7/11. Na hindi, wag na lang, si Sarah pala yung 7/11. Ang lupit, no? Kahit Linggo, walang patawad. Di ba? Bayan, araw na worship nyo, tapos gumaganyan si Kibuloy. Hindi kayo, ako kinikilabutan ako kay Kibuloy. Di ba? Kung totoo talagang pati Linggo meron, nagwo-worship kayo, kadiri. Kumbaga nangangaral ko, no? Tapos sa sarili mo at sa sarili nung dinali mo, nakalapas tanganan, napakalaking kasalanan ginawa mo, tapos nagbabanal-banalan kang hindot kang kibuloy ka. Grabe, no? And all the girls that were living in Ma'am Jessie G, hello po. Ako naman sa tingin ko, sabi niya kasi Ma'am Jessie G, bakit nakashow yung face ni Ma'am Julia? Na, 'di ba nung una po nakatago yung mukha niya? Kasi 'di ba po binabas siya ng mga kasamaan niya dati, ng mga KOJC nila na hindi totoo 'yan. What's that? Tawag dito. Kaya yun po naisip ko, nagpakita na siya ng mukha at saka hindi naman po sa pangmamaliit ano. Yung mga foreigner talaga bibihira yung maano eh, yung masyadong parang tawag dito. Parang tawag doon. Alam naman po natin na liberated, matured yung mga pag-iisip niya kumpara sa atin. Diba? O depende na nga lang pag pumasok talaga sa isang religious group yan. Pero dahil sa tingin ko po, nangyari na sa kanya yung ginawa ni Kibuloy, may trauma yan na nangyari. At syempre, sa paglipas ng panahon, pwedeng ano na siya, kumbaga mulat na yung kanyang kaisipan sa mga bagay-bagay. Hindi na sa kanya big deal ngayon yan yung nangyari sa kanya na para mahiya pa siya. Basta, paano ko ba sabihin yun? Basta, Ma'am Jessie G, sana nagigets nyo na ako dun. Diba, Gladiator, parang sa kay Kibs at ipa-transition as woman trans. Oh. Tuloy natin. Pastoral area, like they have this kind of ministry. Someone have just several times to experience that, and some have to do it. Hindi, tsaka pati po ano, 'di ba nagdi-DJ ako sa Korea. Syempre yung club na tinutugtugan ko, may mga foreigner, maraming foreigner. Iba talaga sila ng mga utak, yung mga marami kasi doon mga Russian, Ukrainian, tapos Japanese, diyan sa Korea ha, sa mga club, magkalat yan dyan eh. Tapos Uzbekistan, mga ganun. Yung mga bagay na ano, wala silang kakeme-keme, wala silang ano, kahit nga ang baho-baho pa niyan na mga maiitim na ibang lahi din, tsaka yung mga ano to, Indiano, tsaka mga, ano ba, basta yung mga taga, ano, sa Africa na mga nasa Korea, wala silang pakialam. Kaya feeling ko, hindi rin naman na sila, ano, dito, ma'am, na makita yung mukha nila. Kasi, doon, pag pumupunta sila doon, okay lang sila, video-videoan din, wala, basta, di na sa kanila issue siguro yung pinakita niyang mukha niya nito ni Yulia. Tsaka rin tama yung sinabi ni DJ Byron para hindi nga siya masabing bogus na witness, 'di ba? At tsaka para rin naman po mapatunayan no doon sa mga KOJC members na hindi siya peke, hindi siya nag-iimbento dahil totoong kasama niyo siya. 'Di ba? Ayan oh, nagpakita na ng mukha. Like all the time, like almost every week. Thank you, Bembe, ma. And you also mentioned another important thing earlier, Miss Yulia, that nobody, even some of the full-time workers, nobody knows
pastor's life behind those doors, behind the doors of the pastorals. You also mentioned Jack or Jacqueline Roy as your groomer. How did... Tamo, groomer pa si Jacqueline Roy niya na. She groom you. Yeah, na. At first, it's a long story because in order to do it, it's not a very quick way. So I will try to make it short. Yes. Like yes. When I was in transferred to a pastoral area and I start to live with Atajak, I was very new. I even didn't know English, any word of English. And he was very in hurry to pull me in pastoral, to pastoral ministry. And siyempre foreigner kay. Siyempre foreigner ka talagang kukunin kanya ni ano ni Jack Roy. Itsura mo, 'di ba? Ang puti mo, makinis, matangkad. Eh ang paborito ni Kibuloy, matangkad. 'Di ba? Ay iba pala 'yun, yun sa Korea pala. Ang favorite no sa Korean pastor, lahat matangkad. Oh, pero kahit na, yung ganyang itsura mo, pang pagtatrabahuhin ka sa ano, sa garden ni Kibuloy, magla-landscape ba yung ganyang itsura? Magbubuo ka ba ng ano? Halak ka. Malamang, doon ka pang kwarto ka. Oh. There was one time at the jug, in it was night, and she called me and she said, like, he wants to talk to you. And I came to his room, and he have Russian Bible. He opened Russian Bible, because he cannot talk to me in English. And he said, I want you to read this verse in Russian. So I opened this Bible, and there was a verse, I don't know how to say it in English, translated in English. It's about, there's a scripture about to sacrifice your body. Grabe, no? Kaya talaga nagugroom eh. Ikaw ba naman, bata ka pa, pababasahin ka, tas sasabihin sa'yo, bihira lang na ikaw, bihira lang makipagkita o kumausap si Kibuloy, si pastor, na mabigyan ng ganitong pagkakataon na mga kagaya nyo, kaya sulitin mo na. Eto, basa. Basahin mo sa aklat ng ang laman ng 2-3-4. Sulat yan dito, basa. Pinapabasa ngayon, sabi, yoyok rin niya na. Ang sino mang... Halak ka. Sino mang susunod sa akin ay bibigyan ko ng aircon kwarto, malambot na kama, sariling kwarto at banyo, at hayahay na buhay sa loob ng kingdom. Ngunit, ngunit, kailangang isakripisyo ang iyong sarili sa anak ng, hindi ko na babanggitin, anong banggitin, yung son of God, sinasabi niya, pero anak ng tupa. Anak ka. Upang sa gayon, ganap na magkaroon ng katangi-tanging koneksyon bilang pastoral ang isang anak ng tupa. So parang ano talaga, hindi pala parang. So pinaparealize nila, pinapasok talaga sa kukote ng mga pastoral na kapag ikaw naging pastoral, dapat willing kang ibigay ang lahat as in ng pati yung parang ino-open na nila sa utak na pag kayo ay posible na ibigay mo ang iyong pagkababae, at kung ikaw ay tawagin, wala ka dapat pag-iimbot, wala ka dapat alanganin, wala ka dapat pagdududa. Kung hindi, ito isang malaking gantimpala. Ayun, naloko. What the fuck? Totoo yan, DJ Byron. Ginamit talaga ni Pastor Kibuloy ang mga verse ng Biblia para manloko ng tao. And he was trying to ask me, are you ready to sacrifice like your body? And he put his finger on the bed because we were sitting on the chair before the bed. And he showing to the bed and he started to pull me. And then I was, because I was very new and everything that I know about him was good. And I get
scared. I get shocked because like in my mind, this is really what he mean by pulling me to the bed, and I run away from the room, and there's a garage in front of Bible school. But in that time there was Sampayan, a big place with a lot of stuff, and I ran away because where I can go? I'm in other country. Where I will go? So I ran away and I hide myself there, and I was just crying because I was thinking how to go home. I get a problem, and who can help me to go out of this? And then when it's already morning, of course I have to appear. Where I cannot stay there forever. And when I come back to the room, Atajak was very mad to me. And they said that you run away from him, you don't have any respect to the Son of God. Wow. And they like start to let me feel that I'm guilty. And then I guess they realized that it's too early for me. I'm not ready yet. I'm not still not brainwashed that I can do it. So they explained that. They called me again and they said, you don't worry. This is the you, because they saw my reaction. They saw, they know that they cannot do it. I will just go away. And they said, you don't worry. You didn't, you misunderstood. Misunderstood? You misunderstood. He just want to trust to try your faith, to know if you if your motive of coming here are really real. And they again use the verse of the Bible when the Abraham sacrificed his son, and he said it was just like what he used to you, and this example. Pinake news pa yung ano, yung story nung kay Abraham. Eh, tinuturo kanina, di ba? Yung handa ka ba i-sacrifice ang katawan mo? Tinuturo yung kama. Tapos yung tumakbo siya, ngayon, ang paliwanag, hindi. Ang in-example niya ngayon, yung kay Abraham na sinacrifice yung anak. Ano bang ginawa ni Abraham doon sa anak na sinacrifice? Di ba? Ginahasa niya ba yun? What the fuck? Di ba hindi? Oh. What the fuck? Fake news pa eh. May fake news pa ang mga walang iya. Kaya talaga yung SMN ay fake news. Kasi nga, kita nyo dyan pa lang oh, sa pagpapastoran nila, fake news na. O, alam nyo na. Halak ka. Oh. Miss Julia. It comfort me, and I said, oh, okay, because like, and then I again start to think good about him. Hindi ako, sorry, Julia, ha? Sorry, ha? Sorry. Pero gaya nga na sinabi ko kanina, dahil marami tayong nakakasalamuhang ibang lahi no nasa Korea, no? Mahina talaga yung mga jutak. Madaling mautu yung mga ano, yung ganyan. Oo, sa totoo lang, bakit kanyo? Kasi nga yung mga nandoon na mga babaeng Ukrainian doon sa Korea na, at kaya hindi lang Ukrainian, pero madalas namin nakikita Ukrainian eh. Pagka nilapitan na yun ng mga lalaki doon na ano, ang daling mauto, kahit talaga makita mo, ang itim-itim, ang baho, amoy putok, tapos makikita mo, kasama na paglabas. Halap ka. Tapos di mo na alam saan pupunta yun. Tapos kung meron time pa ng mga naglalaplapan doon sa dance floor yung mga ano, yung mga yan, tapos ang kapartner, yo. What the fuck? Hindi, direct baka naman lasing na kasi kaya ganun. Kahit sabi mong hindi lasing, oo, madali silang maniwala mapaano, majuto. Kahit nga ako eh, pag nakausap ako nung rocker niya, nagtutugtog ako, tapos magre-request. Tapos may kasama ako sa tabi ko, sabihin ko, papakilala ko, hey, this is my brother. My brother from another mother. Yeah, is that so? Oh, you look alike, your brother. Yeah, we're brothers. What song you like? I like this one, like Miley Chenlin. Okay,
But first, you have to pay me. Halak pa. How much I pay you? 10,000 won is enough. Oh, bigay naman siya, bayad naman. Diba? Tita Hilda, good morning po. Medyo na napalate lang tayo kasi po nagbabantay ako ng ating aming bahay. Ang lakas po ng ulan eh. Kaya hindi rin ako makakatulog po na maaga. Na, hinahabaan ko lang itong live ko po. Thank you po. Then, the next level. We have a dinner, like few, maybe weeks. Again, the next level. We have a dinner. And I have trauma in my back. And I was just talking like, I have pain in my back. Yan na. Ito yung gusto ko sabihin sa inyo. Na si Pastor Kibuloy, kung hindi naging pastor yan, malamang masahista yan. Ito yan. Ito ang patunay niyan. Oh. And I was just talking like... Wait lang. Ito na yan. The next level. Okay. We have a dinner. And I have trauma in my back. And I was just talking like, I have pain in my back. Oh. And Mr. Kibuloy, he put a joke, as I thought in the time. He said, don't worry, I have a healing hand. I will do massage for you. And you will be healed. Nag-o-offer na si Kibuloy. Mamassage niya daw kasi may healing power daw yung kamay niya. Kaya imamassage niya. Oh. And I was just laughing because we thought it's a joke. But when the night came, in the middle of the night, at the jack came with pastor to my room. And I was just sleeping. And he said, you said you have back pain. He want to massage you. Oh, wait mo na. Halak ka. Oh, pinapunta yung ano niya, assistant niya. Tawagin mo yun. Sabihin mo, papuntahin mo sa akin at akong bahala sa kanyang back pain. Mamasahihin ko yan. Oh, manyak na raping. He said, no, I'm okay. I was just joking. He said, don't worry, just trust because it's a big privilege if he will pray on you. Wow! Halak ka! Privilege pag nag-pray ka daw ni Kibuloy. Imamassage si pag-pray. Magaling talaga itong mga ano ni Kibuloy, you know? And I said, okay. And I just lay down. She turned off the light and she go out from the room. And then Mr. Kibuloy came. And he started to massage my back. Nako? What the fuck? Ulitin ko lang ha, di ako sigurado sa narinig ko. And he started to massage your back or bra? In the room. And then Mr. Kibuloy came. And he started to massage my back. Ah, back. Oh, malina. O, yan na. Kita mo, ayaw nga niya magpamasahe, pero si Kibuloy, talagang pumunta pa sa kwarto nito para imasahe daw yung likuran niya. Antindi mo, Pacquiao, ano nangyari kasunod? And of course, I didn't feel comfortable, but... I also cannot escape. And after that, he started to move his hands lower to my back. And I get scared. I said, no, I don't have pain there. Please don't do it. And he said, just relax, like things like that. And again, I run away from the room. Again, I hide. Then the next morning, they called me again. Like, he wanted to pray on you. He wanted to heal you. And you just go away. So, Ayos. Ipag-pray ka at ipag-heal ka, minamasahe mo, matindi ka pala, ha? Albularyo ka na't lahat-lahat, ha? Matindi ka talaga. Pacquiao, ha? Good night po, Ma'am Lino Rubon. Little by little, really, I cannot mention all, but I want you to guard the point. Miss Julia, there is a lot of trick that they were using. Miss Julia and colleagues, the minority leader has to leave. Salamat kaayo, Senator Coco, for attending. Miss Julia, before my last follow-up question to you at this point, I'd just like to quickly ask Miss Jacqueline Roy. Miss Roy, quickly lang po at this point, Narinig nyo yung mga sinabi ni Miss Julia. Do you confirm what she said?
Inaamin niyo ba yung mga sinasabi niya na kayo daw ang nag-groom sa kanya para kay Pastor? Siyempre, hindi. Good afternoon po, Senator. I want to invoke my right to remain silent. And I'm also invoking my right against self-incrimination since nasa korte na po ito. Salamat. Alice Gu, ikaw ba yan? What the fuck? What the fuck? So mga kaeksena, dito, makikita na naman natin at ma-analyze na naman natin dito na lahat ng mga pumasok at naimbestigan ngayon na wanted, nagtatago at nahuli na connected, masasabi natin connected. Pare-pareha sila na mga sinasabi na laging nasa ano na invoke my right, nasa korte na yung kaso, ganyan-ganyan, achuchuchu. Kaya malamang sa malamang nito, mga kaeksena, kapag si Digong ay hindi na naman pumunta yan, hindi na pumunta sa Quadcom Committee at nakadalawa yan, hindi pumunta, nagtatlo pa, maari yun siyempre yung mapa subpoena at mapa cite in contempt. So pagdating doon, iisa lang yung galawan nila na si Ari Roque rin, di ba? Halak ka. Kaya lang minala si Kibuloy nahuli. Di ba? Kung sa Congress nga, hindi, wala naman problema kahit dito yun na lang yan kay Risa Ontiveros. No? Okay lang yan. Kaya lang, sobra na masyadong marami ng trabaho yung mga Congress o Congressista para dito pa. Kaya na to ni Risa Ontiveros at ng ibang senador kung meron magmamatapang. Kaso wala. But anyway, mga kaeksena, kukulangin tayo sa oras pala. Mag-aalas dos na at hindi naman ako pwedeng mahabang nag-live dahil nagbabantay tayo ng bahay at sobrang hangin nga, ang hangin talaga ang nakakatakot, lalo sobrang lakas ng hangin ngayon. So may utang pa ako sa inyo, meron na naman tayong puputulin kasi hindi ko pa sa inyo napakita yung ano eh, sinabi ni General Torres at sinabi pa nung dalawa pang testigo pa. So, yun talaga maaari, matuloy natin bukas. So, dito muna natin puputulin ang kamanyakan ni Kibuloy at kamunduhang kanyang ginagawa sa loob ng kanyang kulto. Sa mga kaeksena natin dito, na nanonood pa rin sa mga oras na to, maraming salamat sa inyo sa patuloy na panonood at pagsuporta at sa lahat ng mga team replay. So, hanggang sa muli mga kaeksena, ha? Alam naman natin may bagyo, di ba? Kaya kailangan kong mag-rubing-rubing muna dito sa bahay. Baka kung ano na yung mga nilipad, bumagsak, nasira, nabasag, check muna natin, okay? Maraming salamat sa inyo mga kaeksena. Mag-iingat po kayo at magkita-kita na lang ulit po tayo tomorrow. Sana umalis na at mawala na ng tuluyan yung bagyong yan at wala na tayong mga kababayan na mapinsala pa. Sobrang lakas ng hangin po at ulan. Mag-iingat kayo. Ito po yung lingkod mga kaeksena. Ang mag-iisang kabugera at ex-senadora, Direk Freddy Valera. Maraming salamat, Spice Girls, kabugeras, ex-senadora, moderators. Ingat kayo dyan. And ingat po kayong lahat. Good night and see you again po tomorrow. Bye guys. Love you. God bless and keep safe everyone. Igogawain ng malamang sa tiyang palaban. Nagpatapang sa mga kiwali, traitor at lutang. Dito o kailan pa